Ako po ay si Maribel Guirnaldo. Ako po ay nakatira dito sa Maravilla, Tabuelan, Cebu. Since birth po ako, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Okay. Nandito po kami sa aming paaralan dahil gusto po naming tumulong na maglinis dito para looking green ang aming paaralan dito. Oo, lalong gumanda. lalong gumanda ang aming paaralan kasi marami kaming mga bisita ngayon. Oo. Nandito sa tabi ng aming silid paaralan. Anong group ba yun? Yung ano? Volunteer. Ah, yung ano, yung Bayani Challenge. Oh, Bayani Challenge. Yung Bayani Challenge. 2014. Hanggang sa ngayong linggo sila dito sa aming barangay, Maravilla, kasi may gagawin sila dito na panran. Panran yung ngayong May linggo, May 17. May 17. Tapos may feeding sa ano? Sa aralan. Mm-hmm. Mayroong mga bata doon sa silid paaralan. Nagpapakain kayo? Hindi yung ano, yung bayani. Oh, bayani. Sila rin. Sila rin. Ang galing ah. Okay. Nagtuturo din sila sa mga bata kung ano ang mga gusto nilang mangyari dito, tapos may feeding daw bukas. Bukas nagagawin dito. Kaya nandito kami mga magulang sa mga estudyante sa paaralan na ito para maglinis at tumulong kung ano ang makakatulong para sa mangyayari dito ngayong linggo. Ano sa tingin niyo yung makakatulong pa sa inyong lugar? Nakulang pa sa inyo? Ang kulang dito ay ang mga livelihood sa nakatira dito kasi walang trabaho. Wala nang mga maraming mga nakatira dito na walang ang mga asawa namin ay walang mga trabaho. Mga fishermen. Magsasaka sila? Farmers. Farmers. Tapos ang uban. Yung mga gumawa ng mga uling. Nag-uling. Ano yung raha? Nagawa ng kahoy tapos ibibinta sa yung panggatong. Panggatong. Ibinta doon sa ano, sa Cebu. Okay. Tapos pinatigil. Pinatigil kasi ayaw ng DNR. Pinatigil. Kasi nagtatanim kami ng mga seedlings para gumanda yung bukid namin. Tapos marami naman ang pumuputol ng mga kahoy. Correct. Kaya pinatigil. Pinatigil na. Ano sa tingin nyo? Okay naman yon? Okay naman okay yun. Kaya lang, walang mga hanap buhay ang nakatira dito. Gusto namin na mayroong pagkukunan hanap buhay araw-araw para makukunan ng pagkain ng aming mga anak. Tama. Kasi yun ang pinaka-problema dito sa aming lugar. Okay. Gaano kadalas yung pagbo-volunteer nyo dito? Sa school. Pero kami yung ngayon. Brigada. May 22 yung nakalipas na taon. May brigada dito 22, 23, 24 at saka 26. Tapos nasundan uli ngayon. Ngayon every year. Every year pagkatapos ng taxes. Okay. Pwede bang explain niyo sa ano sa Bisaya 'yon? Para pwede nating ano, pwedeng talagang galing dito yung local dialect. Sige. Ni ami din he para mutabang ni sa paglimpyo din hisod sa amo ang eskwelahan kay gipatawag ni sa amo ang principal o presidente sa amo ang eskwelahan nga manglimpyo mi din he para ang amo ang eskwelahan ma-admire sa mga bisita din he nga mo anhi labi na karon nga dunay mga bisita nga naabot din he nga tagalaing nasod ni sila tagalaing lugar ang uban nga naa din he nag-tent sila sa amo ang kilid sa amo ang eskwelahan. Okay, mauna nga nagpinabangay mi karon June kay na may maabot nga kanang triathlon. Dari sa barangay Maravilla nila una nga may mga volunteers nga nitabang sa paglimpyo gikan nato sa among lungsod sa Tabuelan og sa kada barangay gikan sa Tabunok, Olivo, Digbawan, hangtod dinhi sa Maravilla nagtinabangay ang tanan nga mga lumulupyo sa amuang masig ka barangay sa tibuok lungsod para nga malimpyo gyud among tibuok lungsod sa Tabuelan. Nya ang katusang wala ni volunteer sa paglimpyo gikan sa among lungsod padung dinhi parehas na mong wala ni volunteer sa maadto naami dinhi nitabang sa eskwelahan kaya ang among mga anak naman diri ni eskwela so
Naarami din hirong adlaw sa paglimpyo ug ugma sad nga adlaw. Kay naaman ko diri ang amo ang mayor maumad siya nagdasig sa mua nga manglimpyo gyud ang tanang lumulupyo dinhi magtinabangay kay aron nga ang among lugar limpyo siya tan-aw kung may mga bisita nga moanhi. Bye. Mali ang mayor gahapon dito rin. Oo. Oh. Itabang. Itabang sa nang ako ang mayor sa paglimpyo gikan ng sa lungsod. O kada barangay nga. Paman diri. O limpyo hangto diri sa amo ang barangay Maravilla. Okay. Alpa. Para sa inyo, unsa may kuan sa inyong mga anak. Para kinabukasan sa anak ba? Ang amuang gusto nga mahitabo sa amuang mga anak nga makakuha, maka-eskwela gid sila hangtod sa college. Para nga kung ma-apply sila og trabaho kay karon man gud nga naman ko igsoon sa kumbana nga nang-apply siya, gipangutanam gud siya og college level ba siya or kay, college graduate ba siya. Kailangan nak siya ngayon eh. Parang ganun. Kahit ordinaryong trabahador, kahit janitor ka, kahit anong hanapa ka talaga na. Parang college graduate. Yan, napasalamat mi anang key plus 12 nga miabot kay pwede na siya nga kanang pwede na siya nga ang amo ang mga anak dili na siya mukuha og vocational or college graduate jud ang bata kay naa naman siya'y bali experience ba nga gitudlo anang sa junior high school o sa senior high school nga makagraduate na sila ana may certification naman sila no para sa pista nga makatrabaho na sila sa laing lugar or dinhi sa Pilipinas kay naa naman sila gikuptan nga mga diploma galing sa makatapos ka ng K-12 no okay kanang bago diri sa Maribel Alves. ALS na siya nga kanang mga ALS na say parang anong ALS parang vocational parang eskwela to nga nagko na siya edad niya siya wala grado ba wala tug high school wala siya hindi siya nakatapos sa pag-aaral oh accelerated oh naa sa siya diri ni pahigayon sad na karon din hing tuiga 6 months lang yun oh 6 months galing kung ikaw grade 2 ra ka sa imong ang grade 2 ra ang imong nahuman sa elementary kung makapasar ka ana niya maabot na kag high school. Galing. Nakaedas ang diploma. Okay. May diploma ka nga bakuptan. Unya kung first year high school ra ka niya makapasar pud ka sa ilahang mga exams kanang maka-graduate sa kag high school na ana sa kag diploma nga makatrabaho na sad ka. Makapang-apply kag trabaho sa mga companies. Galing. Tama. So, project ilang, ng ano yan, pagdipid o ano kay mayor o ano. Sa national ano, siguro na ano. Pagikan niya dito sa Basi Kanoynoy. Depend siguro. Siguro. Okay. Sa mga inyong anak. Ano pa? Wala. Wala na ata. Marang ano pa bang ano bang sabihin yung iba? Para sa ano, meron ba kayong mga ano dito? Eskwelahan? High school? College? 2 kilometers. Ah, 2 kilometers. Galing dito. Ano yung mga kurso? Luyang National High School. Wala namang kurso, high school. Wala college. Wala college. Ano lang? Sa Tuguran. Tista. Tista. Ay, maganda rin. Maganda rin yun. Magaling. Sa Tuguran. Tuguran. Sa susunod na lungsod dito. Sunod na lungsod. May college na siya. May college na siya. Pabalik na. Pabalik na yung Tuguran. Papunta. Sa Toledo, Balamban, doon yan. Eh, mga hospital, meron ba kayo dito? Sa Tuguran. Tuguran din. Pero dito may mga clinic. Sa may bugu. O sa lungsod namin, may clinic. Sentro. Yung sentro. Dito may sentro. Mga 2 kilometers lang. Mula dito. Ang Tuguran? Ang clinic namin. Yung hospital? Yung hospital malayo. Yung clinic namin sa lungsod namin, mga 9 kilometers. 9 kilometers ang clinic? Ang ano lang namin dyan? Yung health center. Health center, meron kayo. So, mula dito hanggang Tabuelan, 9 kilometers. 9 kilometers. Malayo pala yun. Tapos yung ano, yung sa hospital, galing dito at saka doon, mga 20 kilometers yata. Nasa ano na yun? Anong bayan yun? Sa Tuburan na yan, lungsod. Parang nadaanan at alamin. Papunta dito. Okay. Sige po. Maraming salamat. Di na kayo namin abalahin. Thank you very much. Salamat. Salamat din. Kukunin lang.